nagkaroon ngayon ng isang press conference na ginanap dyan sa Manila Hilton. Alam naman ninyo, sinasabi natin, halos araw-araw tayong nandyan. Noong panahon na yon ay binabanatan ko na yung loyalist. Yung mga loyalist, leaders na tarantado, ha? Yung mga walang hiya dyan. Dahil binabanatan natin yan, dumalo tayo dun sa press conference. Nakaupo sila rekto. Ha? Ang daming tao. Ako'y nakapwesto, naglagay sila ng mga mikropono doon sa audience. Nakakalat yung mikropono. Lahat ng gustong magtanong ay pwedeng magtanong. Karaniwang nagtatanong, wala naman media ron eh. Ilang piraso kami ron eh. Ha? Mga kaibigan, puro loyalist eh. Ang tinatanong eh, puro kamangmangan, di ba? Parang yung mga troll ngayon, ganun ang maririnig mo, yung sa kapakanan lang ni Marcos ang puro tanong doon, tsaka sa pamilya niya. Nagtanong ako ngayon, kasi binabanatan nila ang gobyerno ni Mrs. Aquino tungkol sa mga sequestration, di ba? Katakot-takot ang sequestration noon eh. Mga kaso nila laban sa pamilya Marcos, eto ngayon, mga kaibigan. Nagtanong ako, nagalit sa akin yung rekto na yan, pati yung mga nandun sa panel, hanggang sa nilapitan ako nung si Lito Gorospe na yon na sinasabi ko sa inyo. Nasira eh, yung kalokohan nila eh. Alam mo kung bakit? Eto. Pinalilitaw nila masamang tao si Cory at si Marcos hindi magnanakaw. Kasi daw wala pang napapatunayan. Maaga pa ito ah, mga dalawang taon pa lang sigurong nakaupo si Mrs. Aquino. Tinanong ko. Nagtanong ako. Ang sabi niyo ho, walang katunayan na nagnakaw si Presidente Marcos. Sabi ko, kamakailan ho ay merong umamin matapos siyang makasuhan, mahulihan ng pera. Hinuli ito. Alam ba ninyo ito? Ito ikwan lang eh. Hindi ko nababanggitin sino man kasi naging kaibigan ko rin yan eh. Kawawa naman ito eh. Kasi maliit lang siyang tao. Hindi man siya crony. Pero napakalapit niya sa pamilya ng Marcos dahil siya ang inuutosan ni Doña Josepa, di ba? Kasi yung pamilya ni Marcos nung panahon na yon hindi nakakaakyat sa Malacañang. Pinagbabawal ni Imelda yon. Pinababantayan ni Imelda na walang pwedeng lumapit kay Marcos maging ang nanay niya at mga kapatid niya. Gusto ni Imelda siya lang. Tsaka pamilya niya lang. Yun nga, yung taong yun, pag may kailangan si Doña Josepa, yun ang pumupunta ron. Mga pambili ng gamot, etcetera, yun ang authorized na pumunta ron. Matagal na yan eh, yung magulang pa niya, nagtrabaho na sa Malacañang eh, doon sa kantin eh. Ngayon, itong taong ito, hinuli yan, ni-raid ang bahay niyan. Nahuli sa kanya maraming pera. At saka mga baril. Nagkaroon ng kaso. Ang ginawa nila parang plea bargain. Ang ginawa nitong tao, umamin siya. Mga kaibigan, na ill-gotten wealth yung pera na nahuli sa kanya. So, yun ang itinanong ko, mga kaibigan. Ba'y nagalit siya, no? Si Recto, napatayo eh. Dinuduro ako, layo ko, mga kaibigan. Pagkatapos, kasi sira eh. Sira yung kamade. Nawalang ninakaw, ha? Ganon. Mga kaibigan, nilapitan ako nung Gorospe. Yun ang kauna-unahang kaso, mga kaibigan, na merong napatunayan laban sa na ill-gotten wealth. Kasi wala siyang kakayahan eh. Ano ba trabaho niya? Di ba? Hindi man siya empleyado eh. Isipin mo, inutusan lang milyon ng pera.
Eh, during that time, pagka meron ka ng mga 2-5 million, di ba? Milyonaryo ka, hindi ba? Noong mga panahon na yun. Sipin mo, meron siya noon. Merong condominium, ano, yung townhouse. Mga kaibigan. Oh, ang ginawa niya para makaligtas siya, eh, inamin niya. At isinauli niya. Kung ano man yung nakuha sa kanya. Yun ang kauna-unahang hindi nababanggit. Kasi maliit pa yun eh. Wala pa, tinatrabaho pa yung mga malalaki nun. Mahirap kasi malalaking tao rin yun. Hindi ba? O ito yung maliit na tao, nagsimula rito. Ay nagalit sa akin si Recto. Mga kaibigan, alam niyo yun, mainitin ang ulo nun. Mayabang yun. Ha? Mga kaibigan, mayabang yan yung mga Recto na yan. Kaya matagal yun, nalumpo yun eh. Matagal yun, lumpo, pumupunta sa Intercon, naka-wheelchair yun eh. O. Eh, lagi mainit ang ulo nun. Nakasimangot, ang sama ng mukha nun. Ang taba pa naman. Nakakatakot, di ba? Eh, ngayon, yun nga po, ha? Ang istorya niyan na naibabahagi ko sa inyong kwento. Ngayon, kanina merong nagmensahe sa atin. Kasi may kumakalat na video itong si Bongbong Marcos na sinasabi raw dyan sa video niyan kung paano siyang dinaya ni Vice President Lenny Robredo. Ha? Pinalilitaw nila talaga si Vice President Robredo'y mandaraya. Hindi naman nila masabi paano ginawa ni Vice President Lenny. Basta kung ano yung sinasabi nilang nangyaring pandaraya, tinutukoy nilang mandaraya ay si Lenny Robredo. Paano magagawa ni Lenny yun? Sige nga. Eh kung dadayain pala kayo, di lahat na, dinaya na. Bakit siya lang? Di ba? Gano'n ba ka-importante si Lenny? Di ba mas importante presidente? Hindi ba? Hindi, dinaya na lang sana lahat. Oh, mga kaibigan, pag sinabi mong nandaya si Lenny, nandaya si Duterte. Di ba? Walang ano eh, walang logic eh. Labag sa sentido komun eh. Ngayon, dahil nilalabas nila yan, ginagamit pa rin nilang propaganda yan. Kaya makikita ninyo na yung pandarayang ipinaparatang nila laban kay Vice President Lenny Robredo ay isang malaking propaganda lang from the very start, sapagkat hindi nila matanggap una ang pagkatalo. Ha? Pangalawa, mga kaibigan, alam nila na kapag meron ng bagong muka na nakapasok sa politika na hindi nanggaling sa political dynasty, at alam nila na si Lenny Robredo ay isang taong hindi o kalaban ng masama. Alam nila yan. Kaya ang ginawa nila ay palitawin nila na nandaya si, para siraan si Vice President Lenny Robredo para maging takip ng malaking kahihiyan ni Bongbong Marcos, mga kaibigan, sa pagkatalo nila. Hindi nila matanggap na majority ng taong bayan ay galit sa kanila. Ha? At hindi pa nakakalimot doon sa mga pangyayari sa panahon ng tatay niya. Na hanggang ngayon, ang mga kayamanan na hindi na ibabalik sa bansang Pilipinas ay tinatamasa nila. O, nasan yung 2 bilyon na ipinangako nyo kay Miriam? Kaya nagalit si Miriam Santiago riyan eh. Pinangakuan eh. Ha? Gawin siyang vice president eh. Mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sana itong mga karanasan natin at mga natatandaan nating naging bahagi ng kasaysayan ay makapag-ambag ito para
maisip natin ang mga pangyayari. Tulad niyan, ano, hindi naman walang ya si Marcos eh. Ano ibig niyo sabihin? Banal sila. Si Bongbong, banal. Gayong, ang itanong niyo sa kanila, ano yan, bakit kayo napatalsik? Ba't napatalsik ang tatay mo, ang pamilya ninyo sa Malacanang? Yun lang ang tanong niyo eh. Dahil wala kayong ginawang masama, mga kaibigan. Bakit ang taong bayan ay nag-alsa, lumabas? Dahil wala kayong kasalanan? Parang ngayon, di ba? Maririnig mo sa bibig ni Digong nyo, puro walang kasalanan eh. Laging kasalanan ng iba eh. Kahit na mismong co-equal branch of the government ang nagpa-function ng kanilang mga tungkulin, eh, yun ang pinagsasabihan may kasalanan, pinagbabantaan. Eh, ba't nagkaroon ng people power? Ano yung mga siraulo ba ng mga taong yun lumabas? Nagpunta sa EDSA, nagtaya ng buhay para proteksyonan sila Enrile at saka si Ramos. Pagkatapos na makapanawagan ni Cardinal Sin, naging siraulo. Hindi natakot sa sundalo? Ha? Mga kaibigan, dahil bunsod nang sira ng ulo nila, yun ba ang gusto nyong palabasin? Na sila ay mga mabubuting tao? Huwag na tayong mag-usap ng ganyan. Kasi mababaong kayo. Babalikan ko yan. Yung kila Bongbong Marcos, gusto nila sabihin wala silang kasalanan. Eh, ang tanong natin, ba't nagkaroon ng people power? Di ba? Oh, bakit ba nagkaroon? Ha? Ano yun? Kathang isip ng tao, lumabas? Ha? Para palayasin lang kayo, ganon? Hindi. Maraming dahilan, maraming kasalanang nagawa si Marcos na naipon, kinimkim ng tao. At yun ay napuno, ha? Ang pagtitiis ng tao sa kaapihan nila. Isipin mo, naghihirap ang tao, parte rito, parte ron, biyahe doon, biyahe rito, milyon-milyon dolyar ang shopping, mga kaibigan, habang walang malamon ng tao rito at pumipila kami nung araw sa pagbili ng bigas. At madalas, minamalas ka dahil hindi bigas ang mabibili mo. May konting bigas at saka ang kahalo po'y mais. Maliit pa kami. Mga musmus pa kami. Nanay ko, ako nga inuutosan, pumipila sa truck na dumarating sa barangay. Nakita ng nanay ko, hindi namin nakakain. Ang hirap kainin kung hindi ka nasanay. Parang ang kumakain ng patuka sa manok, mga kaibigan. Mas mabuti pa yung binatog eh, di ba? Mas mabuti pa yun, nakakain yun. Pero yung isasaing mo yung mais, mga kaibigan. Kanagulay at fish, gasolina, tilis, mga piso'y kakainis. Hay! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y napapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang bisis nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, doon sa left. Kukurakot din doon sa right, doon sa right. Ang dasal ko lang bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gamal sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-chiting, chiting. Bakit kayo na ay buking, buking? Huwag ganit sa pera, baka kayo makarma. Yeah, lagi na lang nako-compromise.
budget. Ako ay nabubwisit. Shit! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y napapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang bisis nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Magdasal tayo, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huling mga adik sa pera. Gahaman sa kwarta, tigilan nyo na ang mag-chiting, chiting. Pagkat kayo na ay buking, buking, huwag ganit sa pera. Baka kayo makarma. Tonight, kawatan ng money, money, money.